So what's up everyone, and today's video, oh by the way, it's me, Jin of RRRB Rabbit Ranch, and welcome to my channel and welcome to my new vlog for today. And here we are again, and we are back again, guys. So today's video, our topic is kung paano gumawa ng or mag-process ng rabbit feet keychain and rabbit tail keychain. So papakita ko sa inyo and sasabihin ko, i-discuss ko sa inyo kung paano, guys. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. So ito guys, ito, nakaano na yan sa alcohol. So, first of all guys, kailangan nyo ng isopropyl 70% solution. Kailangan 70% tsaka isopropyl dapat, hindi yung... Ano ba yung isang klase ng alcohol? Basta yun yun. Basta isopropyl guys gagamitin nyo. Hindi, may mga murang ano, may mga mas mura pa dito sa Alco Plus. Ito kasi mahal eh. So nagkamali ako ng bili dito. So may mas mura pa, basta isopropyl siya guys. Tapos 70% yung solution niya. Content. So ito nakalagay na yan, nakababad na yan sa alcohol. Pero ang una nyong gagawin guys is ayan, dalawang ano yan. Una nyong gagawin, yung mga sa pinutol na paa ng rabbit or meron kayong mga naka-reserve na paa ng rabbit, una nyong gagawin is hugasan nyo muna guys or lalabhan nyo yung paa para matanggal yung amoy. Halimbawa, syempre madumi yun, and matanggal yung konting dumi. Ayan. So lalabhan nyo muna siya guys sa sabon. Kahit ano naman sabon eh, depende sa inyo. Pero mas maganda is powder na sabon. Tapos ilagay nyo sa batya, lagay nyo tubig, babad nyo muna ng konti para medyo lumambot yung dumi. And then hugasan nyo or labhan nyo na. Then after that, pagkalaban nyo, banlawan nyo siya guys. Tapos ang next step nyo na pagkabanlaw nyo is yun na nga, ito na. Ayan, ilalagay nyo siya sa isang container or sa isang bote, tapos lagyan nyo ng alcohol na isopropyl 70% solution. So yun yung step natin dito. So ibababad nyo siya sa alcohol. Sa akin kasi ginagawa ko rito is 3 to 5 days babad sa alcohol. And then after that, ibababad nyo siya sa borax solution. Papakita sa inyo yung borax powder. Tapos tutunawin nyo sa ano, wala nang pangalan, ay ito meron pa pala, ayan guys yung borax sodium tetraborate. Sodium tetraborate. So ayan guys, nabibili nyo sa Shopee or Lazada meron. So sa akin, mas maraming borax content, borax powder sa tubig is okay. Ito yung lalagyan ko ng borax, yung ayan lang, ganyan lang guys. Tutunawin ko yung borax dyan sa loob, tubig. Wag kang gagamit ng mainit na tubig guys. Nagkakaroon ng chemical reaction ng borax. So, dun sa ano lang, sa normal temperature ng tubig. Yan. Tapos ang gagawin nyo pag nakatunaw, ano yun ah, pagkatapos nyong ibabad sa alcohol. Siyempre, after nyong mababad sa, okay, step 1 ulit tayo, recap. Labahan nyo yung ano, yung buntot or paa ng rabbit sa isang batya ng tubig na may detergent powder. Linisin nyo doon, then banlawan nyo guys. Then after nyo mabanlawan, ibabad nyo sa alcohol na isopropyl 70%. Then after 3 to 5 days na nakababad sa alcohol, banlawan nyo yung ano, tanggalin nyo tong buntot or paa. Tapos huwag nyo itatapon tong ano, yung alcohol, kasi 2 times pwede nyo siyang gamitin. 2 beses pwede nyo gamitin yung alcohol na yun. So huwag nyo itatapon.
tanggalin nyo yung buntot tsaka paa, tapos banlawan nyo sa tubig uli, banlawan nyo dun sa malinis na tubig para medyo matanggal yung mga alcohol dito sa sa balahibo nya. Then after nyong mabanlawan, ibabad nyo naman uli sa tubig na may borax powder. Yung pinakita ko sa inyo yung sodium tetraborate. So ibabad nyo nila dun sa borax. Within 3 to 5 days din, okay din. Pero 3 days lang, okay naman na siya, guys eh. Ibabad nyo siya ng 3 days. Pero huwag kayong lumampas ng 5 days kasi napapanis yung tubig na may borax. Pag napanis yun, babaho yun, guys. Then mabubulok na rin yung mabubulok tong nyo. Paa tsaka buntot. Tsaka yung balahibo nun, guys, is maglulugon siya pag more than 5 days yung yung babad nyo sa borax. Kasi nga panis na yung tubig. So yun, parang ganito lang din, ibababad nyo siya sa tubig na may borax 3 days. Tapos pagkatapos ng 3 days, tapon nyo na yung tubig nung na may borax. Tapos banlawan nyo tong buntot tsaka paa, banlawan nyo sa malinis na tubig para matanggal yung content ng borax. Tapos ang sunod nyo naman gagawin, pag nabanlawan nyo na, ang huling banlaw nyo, guys, ibababad nyo sa downy, tapos banlawan nyo sa downy. Then after that, patuyuin nyo na parang dito. Yun na yung parang huling step. Ayan. Binanlawan nyo sa downy, tapos ibilad nyo na sa araw hanggang sa matuyo. Ako dito is nasa 10 days binibilad ko siya para sure ako na talagang siya tuyong tuyo. 10 days ko siya binibilad. So then after that, pwede na yan. Okay na yun. So, yun na yung final natin. Final step. Ay, hindi pa pala. Yun, ilalagay nyo sa, sa keychain holder. Papakita ko yung pang hold natin dun sa para maging keychain siya. Kasi ganito maging itsura nyan, guys. Ayan. So, ito, pag tuyo na siya, lalagyan nyo na siya ng ganito. Yung pinaka holder ito. Ito naman, guys, is jingle bells to. Ayun yung pang decoration sa Pasko. Yung bell. Sa Shopee, may nabibili naman sa Shopee, guys. Papakita yung materyales sa inyo. So kapag natuyo na yung paa tsaka buntot, ayun na, guys. So kailangan niyo bumili nito. Jingle bells. Ibubukan nyo lang yan. Tapos i-clip nyo dun sa may paa. Then after that, syempre kailangan nyo pa rin ito. Ayan. Yung pinaka niya. Chain. Ayan, guys. Yung pinaka chain niya. Nabibili rin sa Shopee tsaka Lazada. So ayan, yun yung magiging final natin rabbit keychain. Final product. Kuha na siya. Keychain na siya. Katulad ng pinakita ko. Ito to. Papakita ko ulit sa inyo. Ayan. So, keychain na siya, guys. So, sa western country at saka sa ibang country, guys, ang rabbit feet is considered as lucky charm. One of lucky charm. So, ayan. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-preserve at gumawa ng rabbit feet keychain and rabbit tail keychain, guys. So thank you very much for watching, and don't forget to like and share and comment down below, guys. And of course, subscribe to my channel. Subscribe na kayo, guys. And ring the notification bell to notify for my future video content, guys. So thank you very much for watching, and God bless us all, mga karabitero. Peace out.